Okay, good day everyone, and we are back. MBC Talks is back. Okay, so for a while nawala kami because ang daming mga ganap, ang daming mga naganap sa mga students, no? So pag sa pagbabalik namin, kami ngayon ay nasa season 2 na. MBC Talks season 2, welcome again. And now for our first episode, entitled The Secrets of the PCKC Scholar. So, malalaman natin as we go na ano ba ang mga sikreto para maging PCKC Scholar or meron nga bang sikreto ito? Okay? So, joining me this today is Daniel Medalla. Hi, Daniel! Hi, Ms. Antoinette. Hi, everyone. I am Danielle Medalla, a grade 12 student from Manila Business College and the president of Alliance of Business Managers Society. And Ms. Antoinette, I can't wait to find out ano nga ba ang mga sikreto ng isang PCKC scholar. Yes, so, kasi ikaw ay isang candidate dyan, Daniel. Yes, so I kasi can si Daniel, ako, mama. Yes, kasi ikaw ay matatapos na sa senior high school, graduating yes, ka ngayon, di ba? And pagpasok mo ng freshman dito sa MBC, ay ikaw ay candidate for TCKC. So malalaman natin yan mamaya sa ating guest kung ano nga ba ang kailangan, ano ba yung mga qualifications, ano ba yung mga requirements, at ano ba yung mga dapat mong tandaan, no? Kung ano yung mga do's and don'ts to become a TCKC scholar. At yeah, kung may sikreto ba ito, diba? Yeah. Ano ang kanyang sikreto? Oo, pero bago tayo magpatuloy, Daniel, last episode kasi namin ni Sir Pierre, si Sir Pierre ang aking guest last episode ng season 1, we discussed about yung tungkol sa mga professor ng MBC. So nagbigay ng point of view si Sir Pierre. Shout out kay Sir Pierre. And nagkaroon din tayo ng mga trivia questions noon para sa mga listeners natin and viewers. So, i-announce ko lang ngayon kung sino yung mga nanalo sa mga trivia questions natin. Okay? So, ipa-flash natin dito sa screen kung sino yung mga nanalo. Okay? So, while flashing, announce ko na rin si Miss Love Joy Protasio. Congratulations! Nanalo ka ng GCash load 100 pesos. So, i-message mo ako, Miss Protasio, para ikaw ay makuhanan namin ng GCash number. Okay, ang isa pang winner natin, si Miss Angel Matidag. Kay puro babae ang ating winners, no? So, congratulations. So, keep message niyo ako sa osa@mbc.edu.ph or sa Facebook para makuha ang inyong GCash number para maibigay namin sa inyo yung prizes niyo. Okay, without further ado, introduce na natin ang ating guest for this afternoon. Siya ay third year student from BS Hospitality Management, the president of the Hospice Organization of Manila Business College, and isa rin siyang TCKC holder. No? So malalaman natin sa kanya kung ano ba yung mga ginawa niya, ano ba yung pwede niyang i-advise sa atin, ano ba yung mga pwede niyang i-suggest. So eto na! Hi Raven! Good day to you! Hello Mama Antoinette! Good day po! Finally, salamat at nabigyan mo kami ng panahon sa sobrang busy schedule mo kasi I know graduating ka na, no? Or yes, ma'am. Po, pag matatapos na, no? Tsaka maraming ginagawa, di ba, Dingin? Yes po, super dami pong ginagawa. Parehas kayong graduating. Parehas lang. Oo. So, Raven, na-introduce naman kita kanina, no? Pero gusto pa naming malaman ano ba yung
ikaw, could you tell us more something about yourself? Okay, ma'am. First of all, I am 26. I am Raven Biagtan. I am 26 years old. Nagsimula ako sa Manila Business College noong 2019. Kasi, kung napapansin nyo, medyo may edad na ako para mag-college. Pero, kasi nag-stop ako ng 7 years, I think. Dahil, medyo nalista tayo ng landas. Na marami tayong kalokohan ng kabataan. Yung wildest years natin, 17 years old. Nagsimula ako mag-aral ulit ng 21st old. Pero nung nagti-TUP kasi ako, dahil lang din sa maling circle of friends, kaya ganun. Nung 2019 pala, ako rin po ay nanalo ng Mr. Manila Business College 2019. Ako po yung reigning ngayon kasi wala pa pong Mr. and Miss MBC. Bawing-bawi ka naman pala, Ray. Yes po. Ayun lang po. For 2 years, siya ang Mr. and Miss. Siya ang Mr. ABM 2019. Oo. Malapit ka nang mapalitan. Yes. Malapit nang may kumuha ng corona mo. Kasi malapit ko na ipasa. Malapit mo na ipasa ang corona. Kasi ngayon, 2022, magkakaroon na tayo ng Mr. and Miss MBC. Ayan, shout out sa lahat ng mga participants natin dyan, sa lahat ng ambitions, no? Registration is still open. Oo, di ba? Naisip ko. Ayan, so. Register na. Mag-register na. For the first question, okay. Ikaw na, Daniel. Anong gusto mo tanungin kay Kuya? Okay, so, Kuya, I heard earlier na isa kang TCKC scholar. So, yes. Ilang terms ka na pong nag-TCKC? Nag-upgrade ako ng TCKC simula nung nag-second year college ako. Pali, 6 terms na. Okay, so 6 terms. Wow. So, before ng second year mo po is, ano pong scholar yung naabutan niyo po? Since nung pumasok ako sa MBC, nag-offer sila kasi ng freshman scholar. Up to 75% ng tuition fee yung discount. Ay, yung discount sa tuition fee. Oh, wow. So, from freshman scholar to TCKC. Yes, yes. Ang laki ng inangat. So, nung pumasok ka here, syempre scholar ka na for the freshman. And now, paano mo nalaman yung tungkol sa TCKC scholar? Ay, nung orientation pa lang, sinasabi naman siya before mag-start yung klase. Nag-orientation kami, tapos sinabi yung mga kailangan gawin, kailangan i-maintain yung nangyari sa freshman scholar. Kailangan mo i-maintain yung GPA na 2.0. Tapos para ma-upgrade ka naman sa TCKC, kailangan mo at least 3 terms na 1.5 or higher. Within 3 terms. Nangyari sa akin yun, first term hanggang third term ko ng first year college. Na-achieve ko yung 3 terms na yun ng 1.5 higher. Wow. Kaya nung nag-second year ako, nag-TCKC na ako. Wow, congratulations. Ang taas ng grade. 1.5. Sabihin ko lang, no, yung TCKC, yung ibig niyang sabihin. TCKC stands for Thomas C.K. Chua. Chua, yes. Okay, si Thomas C.K. Chua, siya ang chairman ng Manila Business College. So, it was named after him, no? Kaya yun ang, tsaka ang TCKC kasi is 100%. Yes. Tuition and miscellaneous fee. So, wala kang babayaran. Sipin mong, actually, dito lang ako sa Manila Business College, nakarinig ng 0 tuition fee and miscellaneous fee na sa mga scholar. Yes, very. Pero ma'am, add ko lang po. Kasi from old curriculum kasi ako, kaya meron akong bridging subject. Pero hindi siya sakop ng TCKC. Kasi yung bridging subject ata, within 5 terms, meron kang isang six bridging terms. Subject.
Six terms pala, six yes. Six terms. Kasi six subjects na general subjects yun. Yes. So, apo, per apo, term, one subject yung kukunin mo. Apo. So, bali, hindi siya sakop. Oo. Apo, hindi siya sakop. Meron po akong binayaran? 2,000 ata. 2,000, yes. Yes. Mm-hmm. So, yun lang yung binabayaran mo noon, no? Apo, apo. Oo. And then, yung sinabi nga ni Raven kanina, pumasok siya as freshman scholar. That's up to 75% discount and that is equivalent to 12,000 per term. Yes. Mm-mm. So, pero yun, kailangan ang maintaining grade mo is 2.0. Yes, ma'am. GPA mo, 2.0. So, kayang-kaya mo yun, Daniel, sa 2.0. Kung si Casey, since si Daniel kasi is senior high school ng Manila Business College, so, may edge na siya, one step forward na siya to become a TCKC scholar. No? So, meron ka pang gustong itanong para mamaya magbabat-in lang ako dun sa mga questions ni Daniel. Bago tayo dyan, may gusto ka bang itanong na trivia question para sa ating mga televiewers? Okay, nakikinig na nanonood sa ating Facebook and YouTube channel. Yeah, so ito na ang first trivia question for today's video. So dahil nga narinig nyo na yung isang scholarship na ino-offer ng Manila Business College, actually dalawa na yung nasabi. And one of the question here in our trivia is, ano ang isa sa mga scholarship na binibigay ng Manila Business College? So, comment down below dyan po sa live natin ang inyong sagot. Kung sino ang unang sumagot ay mananalo ng 100 pesos worth of GCash. Pang malakasa. Uy, pang loan. Siyempre, bawal yung, pwede ba yung acronym? Pwede. Din na din, pwede acronym. Yeah. Basta baka mamaya maging ABCD yan, ha? Baka maging KFC yan, ha? KFC, okay. So, titignan natin, baka acronym mali pa. So, ayan na, mag-comment down below na kayo para makakuha kayo ng 100 pesos GCash load. Okay, so ikaw, Daniel, ano pang gusto mo malaman kay Kuya Raven mo? Okay, so nalaman ko na yung mga discount na nakuha ni Kuya Raven. Now naman is, since na tumaas na from DOS, tapos naging 1.5 na yung kailangan mong i-maintain, Kuya Raven. So, syempre, mahirap yung i-maintain yung 1.5 kasi ilang subjects din yun. So, what are the challenges in maintaining your grades na 1.5 lang po? So, nahirapan ka po ba na i-maintain yun? Or carry-carry lang. Siguro kung nung face-to-face siguro, mahihirapan ako. Kasi nung face-to-face, mahirap talagang makuha yung 1.5 kasi since face-to-face, maraming requirements, tapos syempre papasok ka sa school. Hindi katulad ng ngayon sa online, flexible yung time. Nung face-to-face nga halos, di ba, 2 terms kami nag-face-to-face. Yung 2 terms na yun, sobrang hirap makakuha ng 1.5 talaga. Nung nag-TCKC nga ako ng second year, apat na students lang kami na nag-TCKC, nag-upgrade ng TCKC. Siguro dalawa sa BSBA, dalawa sa HM. Lalo sa accountancy kasi mahirap kasi yung mga prof nila very strict magbigay ng grades. Hindi katulad ngayon sa online, sobrang dami na nagiging TCKC. Ayun yung pinaka magandang nangyari. Okay. So ayun, binasa ko po yung background po ng life nyo. So I've heard po na isa ka pong dad. Yes. So yes. Do you consider being dad as a challenge in maintaining your grades? Para sa akin, hindi naman. Kasi siya. Kumbaga, hindi siya challenge eh. Kumbaga, motivation, inspiration, gano'n. Siyempre, para sa future, para sa kinabukasan ng mag-8 years old kong anak, di ba? Yes.
for the future of the baguette. So, and now naman is it beneficial to be a PCKC scholar since madami naman siyang benefits? So, for you, it's beneficial po ba talaga? Sobrang beneficial. Kasi talagang ang totoo kasi niyan, ang nagpapaaral ko kasi yung tita ko, kapatid ng mother, sa mother side. Siya yung nag-tuition sa akin nung first hanggang third term, tapos siya nagbibigay sa akin ng allowance. Until now naman, may allowance ako sa kanya every month. Tapos, nagbigay kasi siya ng challenge sa akin na pagka naging scholar ako yung 100, yung TCKC nga, yung half ng tuition fee ko ibibigay sa akin. Na-challenge ako, syempre. Mukha akong pera eh. Na-challenge ako. Kaya, ayun. Pinusin ko talaga na, ano, na makuha yung TCKC. Tapos, ayun. So, nakatulong na rin ako sa kanya since nababawasan yung gastos niya sa akin. You know? Yeah, so need pa lang mag-challenge muna para go for sa scholarship. Mga ano, reward, ano, may reward na ano. Tsaka ano siya, ano, wala ka talagang babayaran. So nabanggit mo kanina, Raven, may question lang ako. Galing ka ng TUP? Yes, ma'am. Anong course mo sa TUP? Instrumentation and Control Technology po. Ano, pwede po siya kasing iladderize ng engineering. Eh kaso po hindi po ako nakapasa ng engineering kaya sa technology po ako napunta. Pero pwede siyang i-ladderize ng engineering pagkatapos ng kasi 3 years lang po 'yun eh. Oo, 3-year course. Sa TUP kasi nag-offer sila ng mga 3-year course. Tapos 'yun nga, pwede i-ladderize. So bakit mo napili ang hospitality management coming from TUP na technology course yung kinuha mo? Tapos napunta ka bigla sa hospitality ng luto-luto, design-design, di ba? Parang medyo malayo. Actually, favorite kong subject kasi, math talaga. Kaya ako nag-TUP. E kasi lang, di ko naman hilig. Ang mahilig kasi ako magluto. Magluto talaga. Tsaka mag-experiment ng mga pagkain, gano'n. So, sinunod scientist pala ito. Kapag parang... sinunod mo parehas yung hilig mo, pero kung saan ka tinanggap ng hilig. Hindi sa... Pero kasi rin math pa rin naman, di ba, sa hospitality management. Posting. Kasi nung time mo, umabot ka ba ng senior high school? Nag-senior high school ka? Ay, hindi. Old curriculum ka kasi. Oo, yun. Kaya may bridging subject. Okay. So, hindi ka naman nahirapan mag-adjust versus sa sarili mo sa, syempre, galing ka ng TUP, technology courses, biglang hospitality management, kasi magkaibang mundo yun. Hindi naman po. Ano nga po, mas madali nga po yung hospitality course. Kaya mas naman, madali siya. Yes, madali mong nabingwit ang TCKC. No? Yeah. So, yun nga, tama, no? Sabi ni Daniel kanina, yung mga challenges mo kasi bilang batang ama, hindi ka, kung nahirapan ka ba, no? Pero maganda yung sagot mo na instead na inisip mong mahirap, mas inisip mong maging inspirasyon para dun, para yun, kinuhanan mo na inspirasyon yung anak mo. Yes. Kasi alam mo, Daniel and Raven, no, napansin ko, marami din kasi dito sa Manila Business College, ang maraming mga maagang nag-asawa, pero bumalik sila. Naglakas loob sila na bumalik sa school at tapusin yung kanilang edukasyon. Which is very, in my own word, it's somehow, parang, ano ba tawag doon? Napaka-hirap at saka mahirap balansehin kasi, lalo na kung babae. Kasi siya yung mag-aalaga, no? Pero sa lalaki din kasi, ang challenge niyan is yung responsibility. Mag-share po ba? Pwede. Gusto mo ba mag-share? So, mag-share ako kasi. Challenge mo? Doon sa ano, sa yung years na hindi ako nag-aaral kasi ako yung talaga yung nag-work. Nag-work ako, agent ako ng
ano mga condo yung nagbebenta po ng condo tapos nag-waiter po ako sa mga bars, sa clubs, you know. Kaya po nung naisipan po ng tita ko na pag-arayan ako, kinausap ko po yung mother ng baby ko, ng anak ko po. Kinausap ko siya na baka kung pwede, kahit nag-aaral ako, baka pwede makita ko, di ba? Yung pumayag naman siya na kahit ano, kahit konti lang yung nasusuporta ko sa kanya. Pumapayag na nakakuha ko yung baby. So, habang nag-aaral ka ba, nagtatrabaho ka din? Hindi po. Hindi po. Hindi, sa full-time student ka. So, focus lang sa... Kasi mahirap kasi, kumbaga, mahirap kung mag-aaral ako tapos may goal ako ng ganito tapos kailangan nakafocus kasi. Pero, believe, ang pinaka-kailangan ka-bilibang kung ano, galing siyang MBC na alumni, si Miss Dana talaga. Mother na rin siya nung that time tapos nung graduate siya, magna cum laude pa siya. Tapos nagtatrabaho pa siya sa Chowking dati. Oo. Si Miss Dana no last. I-juggle, no? Ang hirap i-juggle. Yeah. Pero kaya nga, nung nalaman ko yan dito sa MBC, sobrang bilib ako dun sa mga estudyante. And yung mga working student naman kasi, we have the night class and weekend class. Kaya yes, maraming opportunity. And most of them na nag-aaral, nagtatrabaho at magulang na din, nasa night class and weekend class sila. Katulad ni Raven na isang naging full-time student, nasa regular daytime siya. No? So, hindi madali. Kasi, pag madali, boring. Boring talaga. Diba? Walang challenge. Walang thrill. Walang tapos na. Walang challenge. Oo, diba? Walang challenge. Walang magpupush sa'yo to strive harder, to try harder, diba? Walang magpupush eh. Pag ano, ayan na, ikaw na lang sa sarili mo, ayoko na, tapos na, pagod na ako, ayoko na. Diba? Siyempre, thankful pa rin tayo sa mga prof natin na mga galing. Miss Dulay, si Mr. Lawrence ko, si Ana Del Rosario, yung mga advisors natin. At saka very considerate sila kasi knowing na ang culture natin dito sa MBC is talagang yung mga nag-aaral dito, yun yung mga talagang nagpupursige mag-aral, no? Kaya ang babait din ng professor natin na yung consideration na binibigay nila sa mga estudyante natin. Kasi nakikita nila eh, ni ina-acknowledge nila yung kasipagan, yung sakripisyo, diba? Saka may mga words of wisdom talaga yung tatatak sa isip mo. Oo. Kaya ikaw, Daniel, alam mo na. Yeah. Nakakuha na po ako ng tips galing sa inyo kung paano i-manage yung mga oras-oras. Lalo sa ano, sa yung subject ni Miss Dulay, yung first year, sa G-Self yan. Maraming, ano, paano mo makikilala yung sarili mo talaga. I'm so excited for that. So, let's now move on. So, dahil, di ba, beneficial naman po sa'yo, kay Raven, so, what drives you to maintain your grades po? Ano yung nagda-drive sa'yo para i-maintain ko itong ganitong 1.5 kasi ganito? Ano ayun po yung nagda-drive? Ayun, siguro. Ayoko rin madagdagan yung gastos ko since wala na akong binabayaran na tuition fee. Kasi dagdag problema pag dagdag gastos eh. Saka ano, siguro, kasi may goal ako na ano, na katulad kay Miss Dana, may laude, ganun. Flying honors. Mm-hmm. Ayun yung pinaka naging goal ko. Pero kung hindi ko naman ma-achieve, okay lang. At least makagraduate. Kasi pangako ko talaga sa tita ko na mag-graduate ako. Kasi nangako tinulungan niya ako. Nangako ka ba na ano, mag-graduate ka ng cum laude? May laude? Ay, hindi po. Sa sarili ko lang po yun. Sa sarili ko lang. Nangako sa sarili ko. Konting kembot na lang, okay. Ano, Raven, malapit ka ng graduate at malapit mo nang ma-achieve yung talagang pinapangarap mo. And talaga namang masasabi ko, no, mula nung dumating ako dito sa Manila Business College,
tumatak na sa akin tong si Raven kasi isa siya bilang isa siya sa mga officers ng student org. Talagang pag tinawag ko naman, siya isa kanya ako na ano eh nakakapaglambing, oy Raven, kailangan ko ng ganito, kailangan ko ng tulong. Yun, naraan nga po, busy ako, ma'am, di ako makapag. Oo, alam ko din, oo, alam ko din na sobrang busy ka. Tapos nalaman ko nga, kaya pala sobrang busy mo, kasi yung research mo na dapat ay may partner-partner, eh ginawa mo mag-isa. Yes. Nagpa-practice po ako sa masteral. Ginagawa mo pala siya. Sabi ko, kaya naman pala, hindi ako makausap nung batang yun. Sabi ko ganyan. Kaya naman pala, kasi pag sinabing, oh, sige po, opo. Tapos biglang nakalimutan ako. Kasi, ay ma'am, pasensya na kasi may research akong ginawa. Kaya pala, mag-isa lang pala si Raven gumagawa. Hindi siya madali. Daniel, ikaw, di ba may research na rin kayong ginagawa as senior high school? Yes po. And now, tapos na po siya. Finally, tapos na po ang mga research. Defended naman po. And by pair po siya. Pero may nag-individual din po na isang matapang. Matapang. Nag-individual po siya. Ang malaking bagay yung may kasama ka, no? Kasi yes, hindi po gusto mo lang umiyak. May katulong ka po. May iiyakan ka. Yes. Oh. May katulong ka po sa paghahanap ng related literature na napakadami. Oo. Yan ang nakakaano eh. Yan ang nakakatuyo, yung related literature. Yes, diba? May po. Foreign and local. So, mas marami pang ganyan sa college. Ikaw ba, Daniel? Ano bang gusto mo kuhanin na course sa MBC? Okay, so for the college po, ma'am, ang gusto ko po is the operations management po. Yun po talaga ang gusto kong kunin. Kasi, I mean, gusto ko lang po yung mga office works, kanyang po yung mga sa operations, yun lang po yung gusto ko na parang tatrabawin ko after ko ng college. Yun yung parang naiisip ko sa sarili ko na may office lang, gano'n. Kasi pangalap ko nasa office lang. Actually, pag nasa management ka naman, kahit saan ka mapadpad, magaganda ang training mo, no? And yes, yung hospitality management, share lang natin sa mga nakikinig sa atin, Raven. Ano-ano ba yung mga posibleng maging, pwede mong maging trabaho after ng college? Sa hospitality management, marami rin. Pwede ka maging events manager, events organizer, mga chef, kung gusto mo mag-chef. Mm-hmm. Pero syempre, magsisimula ka muna sa waiter. Pag-a mag-chef. Tapos housekeeping, housekeeper, mga ganun. Cruise ship. Sa, mga, kasi yung course ng HM natin, may halo siyang tourism. Nakakala siyang tourism subject. Kaya, so, pwede din po siyang ma-incline sa flight attendant. Yes, yes. Okay. Yes, mga maraming barista, bartender, yun. Mga palainom. Nagtitimpla ng gin. kakatikim, di ba? Kailangan na. Pero sana magka-face-to-face na para ano talagang actual yung laboratory. Kasi mahirap nung nagla-laboratory ngayon, ano yung online eh. Mm-mm. Sobrang hirap. So may isa ka na ganun-ganun ng sa pagbabartender, yeah. Diba? Sa pagpagluluto. May sarili mo. O kasi marami nga ako na papanood, no, sa TikTok na binibidyohan nila yung sarili nila pag sa preparation ng food, sa plating, no, pati sa bartending, ginagawa nila 'yan. Eh lang yung kinaganda talaga kasi yung kung sa kitchen tayo ng MBC, hindi makikita ng ano. Hindi katulad niya yun, may napopost tayo. Oo. Yes. Malaki rin ang kitchen natin. Actually, pwede pa rin naman natin. Ngayon kasi, since na-expose na tayo sa mga iba't ibang klaseng platforms, sa iba't ibang klaseng paraan, no? Pwede pa rin naman natin siyang i-incorporate. So, in time na magkaroon tayo ng face-to-face, pwede natin siyang picturean dito sa kitchen natin, 'di ba? Mm-hmm. So mas maganda pa, mas malawak 'yung lugar. Iba kasi nahihirapan sila, nandoon lang sa isang sulok ng bahay, doon ng pictorial, 'di ba? Very limited 'yung space. And 'yung resources din ng mga gamit ng mga ibang estudyante. No? So
May natutunan ka ba, Danielle, sa pagiging TCKC ni Raven? Yes, ang dami po. Ang dami mga hinarap niyang challenges. So, yun na yung parang tips ko para sa sarili ko kung paano ko haharapin ang TCKC na scholar. Ayun. So, ngayon naman, for the, I think, last question is, what can you advise, Kuya Raven, sa mga fellow ambitions and then sa mga future ambitions na papasok dito sa MBC na who wants to be TCKC? Ano pong ma-advise na sa kanila yung pangmalahasang advice? Ganon. Ang masasabi ko lang talaga dyan, kasi pag nagsimula ka ng ano, ng, pag ginalingan mo sa umpisa, tatapusin mo ng magaling ka. Kasi mahirap yung sa una ka lang magaling. Di ba? Ako talagang tumatak sa isip ng mga prof na ito ginagalingan na ito sa lahat. Kasi nung nanalo ako Mr. MBC 2019, first year, first sem ko yun. Baga, bagong-bago lang po ako sa MBC noon. Tapos, sumalang na agad ako sa ganun, pakapalan ng mukha. Kaya, ayun, parang tumatak sa mga prof ko na, ay, magaling to, ganito, ganito. Kaya, ayun, hanggang yung third year, ginagalingan ko lang talaga. Talagang sinisipagan ko kahit mahirap, ganun. Maging active sa lahat ng ano ng mga extracurricular. Ayun. Kasi nung Mr. and Miss MBC, yung sumala ko Mr. MBC. Alam niyo nangyari kasi 'di ba nang nanalo ako. Syempre makapal na 'yung mukha ko. Baka sabi ko kay Sir Michael kasi ano siya. Talagang siya 'yung naging problema ng dating ano eh, nung dating mga nasa face to face kasi talagang strict siya magbigay ng grade. Sir, baka naman nanalo ako Mr. MBC. Baka may plus 2 o plus 3 ako sa final exam. Ayun, pumayag naman siya dahil nanalo nga ako. Ayun, malaking tulong yung mga plus na ganun sa mga finals. Lalo na pag onti lang yung numbers, ng onti lang items ng exam. Mas mataas yung percent nun pag may dagdag points. No, kunyari, may mali akong tatlo, may plus 3 ako, hindi perfect na ako. Kahit, diba? Oo. One na agad. Oo. Actually, alam mo ba, Daniel, ang GPA ni Raven? Pwede ba nating sabihin, Raven, kung ano yung GPA? GPA reveal po. Yung ngayon, yung latest. Oo, yung latest niya. Kasi, di ba, ang maintaining natin for TCKC is 1.5. Yes po. Medyo wala sa 1.5 si Raven. Medyo bumabang nga po. Dati 1.04 po nung last term. Ngayon 1.17. 1.17. Pero nasa dates laser pa rin siya. At nasa TCKC pa rin siya. Yes. Diba? And yes. Nagwa 1.09 yan. Nagwa 1.04. Diba? Ano ba itong mga batang to? Ang gagaling, diba? Si Raven, napansin mo, Daniel, iba siya dun nung sinagot niya na mas madali na yung online class. Yes, sobra. Sobra. Samantalang iba naman, maririnig mo, ang hirap ngayong online class. Kasi katulad ng pinag-usapan natin, diba? Sa dati nating episode, kung kamusta ang online class mo, yung iba sa inyo sinagot, mas mahirap, yung iba mas madali. Actually, sa online class, matututo ka talaga kasi magbasa. As long matuto ka magbasa, makaka-catch up ka eh. Diba? So, yung disiplina mo sa sarili mo, pagiging consistent mo sa sarili mo, and persevering ka na tao. So, mahirap pero kinakaya. Mahirap pero ina-accept mo lang yung challenge. Add ko lang po, ma'am. May ano naman po sila, may advantage at disadvantage. Kasi yes. Kung meron ka, kanyari, for example, ito may sarili akong desktop, mas madali para sa akin. Pero kung cellphone lang kasi, mas mahirap talaga. Lalo na po kung sa mga laboratories, kung kailangan ng dalawang device para isa pang record, isa pang online.
Mm-mm. Ganun po. Ganun po yung kasi yung ano, yung pinaka problem sa ano. At sa online. Iba kasi hindi sila blessed with a good connection. Oh, good connection. Talaga. Oo, yung iba kasi data lang. Diba? Pero still, meron pa rin tayong sagot, no? Meron pa rin paraan para hindi ka mahuli or para hindi ka maiwan ng mga estudyante mo, ng mga kaklase mo. Diba? Maraming paraan. So, nasa sa'yo na lang kung paano mo gagawin yun. Kailangan lang lagi palaban ka. Diba? So, tama yung sinabi mo. Magsimula ka ng magaling para pag natapos ka, magaling ka pa din. Although, not all the time, ikaw ay smooth sailing na magaling, di ba? So, along the way, may mga rough road. May ups and downs din. Yes. May ups and downs. So, katulad nitong si Daniel. Si Daniel, hindi rin naman nagiging madali sa kanya yung sa kanya-kanya tayong level, eh, di ba? Ikaw, college, yan ang sinasabi mo, mga challenges mo. Si Daniel, iba rin naman yung kanyang mga challenges as senior high school student. So, Daniel, you still, pwede mo bang sabihin yung ating last trivia question para sa huling mananalo ng ating trivia question? Daniel? Bale, ilan taon na ngayon anak mo ngayon, Raven? 8 years old? Lalaki ba? Yes, ma'am. Mag-8 na po siya this October 15. Wow. So, nakatira siya dun sa mother niya? Yes po. Mm-mm. Pero pag pumunta ng anak ko po, pumunta po siya dito. Malapit lang ba siya sa'yo? Apo, malapit lang po. Ah, yun ang advantage mo. Madali mo siyang makukuha, madali mo siyang makikita. No? So, maganda rin kasi na makikita ng anak mo na ikaw, kanyang tatay, na nagpupursige makatapos sa edukasyon. Oo, kasi para in time siya, maiintindihan niya yun na kailangan ko rin na magtapos. Kailangan ko rin na magsipag at magpursige magtapos. No? So, eto na yung ating huling trivia question. Mukhang si Daniel ay na-traffic. So, ang ating trivia question, ito pamigay ito ha. Saan located ang Manila Business College? So, saan located? So, makikita nyo naman na ang address ng Manila Business College sa lahat ng social media, sa Facebook page, no? So, pwede nyong sabihin yung full address or pwede nyong sabihin kung anong LRT station ang malapit sa atin. Parang tinanong yan, ma'am, nung ano, General Assembly. Sa ano, sa yung evaluation. Oo. Kasi yung iba, since kasi nga syempre online class tayo, yung iba hindi pa nakapunta dito kasi nag-enroll sila online. Online enrollment yung ginawa nila. Nagbayad sila online din. So, hindi pa sila nakapunta ng Manila Business College. Kaya yung iba hindi masyadong kabisado. No? Kaya ulitin ko yung tanong, saan located ang Manila Business College? Ayan, comment down below for another 100 pesos GCash load. So, pwede nyo yung pang data, pwede nyo pang bilian ng milk tea. So, sa lahat ng mga merchandise natin, eh, ginagamit na ang GCash. No? Welcome back, Daniel! Hello, ma'am. Ayan, ating internet for today's video. Naglokohan siya. So, bali, nasaan kay si Daniel? Nasa MBC siya? Nasa speech club siya. Ay, nasa speech lab siya. Yes po. So, tignan nyo na po ang speech lab. Ayan. Ayan ang speech lab ng MBC.
O, Daniel, basahin mo na yung last question. Pangatlong tanong ng trivia question natin. Yes, for the last question for trivia, ito 100 pesos worth of Gcash ulit to. So, humanday, handa nyo na yung mga ang mga fingers nyo sa pagpindot. So, at pag-calculate, kasi math to. Dahil favorite ko yung Raven ng math, magmamat tayo ngayon. Okay. So, for the last question, ilang years na ang Manila Business College? Ilang years na daw ang Manila Business College. Na. Alam mo ba, Raven, kailan nagsimula or kailan na-establish ang Manila Business College? Yes, ma'am. Anong year? Pwede mo sabihin pa niyo. 2000. Okay. Yan na, may clue na kayo. Mag-sold na lang kayo dyan. Yan. Year 2000 ang foundation ng Manila Business College. Okay, so that sums up our episode. Thank you. Nakatapos tayo ng first episode ng season 2 ng MBC yes. Talks. Thank you, Daniel, for joining me today. Thank you very much, Ma'am Antoinette. Thank you very much, Kuya Raven, for the opportunity na maging co-host ulit here sa season 2 ng MBC Talks. Yes, and thank you very much, Raven, for gracing our day at ikaw ay nagbigay sa amin ng panahon mo kahit hindi ka patapos sa research. Yes, so, ma'am, thank you rin po sa pag-invite. Ipagpatuloy mo lang yung iyong magandang disiplina sa sarili at yung iyong magandang pananaw sa buhay na ikaw ay minsang nadapa, patuloy na nagsumikap, tumayo at nagsumikap at patuloy na nagpupursige para mabigyan ng magandang kinabukasan ng anak. So, yes. Maraming salamat. Again, I'll see you soon on our next episode. So, abangan yan at atin namang i-interviewin mga senior high school students sa kanilang pagtatapos. Yan. Dapat ata, ma'am, ano? Next question, ano yung mission sa vision ng MBC? Pero, oo nga, no? Binigyan mo ako idea. Ayan. Maghanda na po kayo for next episode. May assignment sila, may assignment. May assignment kayo for the mission, vision, and philosophy of Manila Business. Okay, so again, thank you and take care. Thank you po. Thank you po. Bye-bye. Bye-bye. Take care.